town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. So hello, ayan mga ka-Jupiter, maligayang pagbabalik po dito sa aking channel, My Labrador, and Ramadan po ngayon dito sa Kuwait. Actually, naka 15 days na yata kami sa Ramadan, so 15 days na lang yung kulang, or 17 days, so ngayon katatapos ko lang magtrabaho, gabi na, and papakita ko lang sa inyo na yun, makalat yung room, ililigpit ko, magliligpit tayo ng konti, tapos chika-chika lang tayo kasi ayan, hindi pa ako nakapag-edit ng mga video ko na yung cooking kasi nga lockdown po ngayon at hindi tayo makapaglabas, hindi tayo makapag-video. So, and nagbo-volunteer po ako na magluto sa kusina. Actually, may taga-luto kami dito. Apat kami na Pilipina. Tapos, malaki na yung tiyan ko. Ibig sabihin lang po na healthy na po ako. Hindi pa man ganun ka-healthy kasi I'm still under on my medication. Patuloy pa rin akong umiinom ng aking medicine para po sa hyperthyroidism. Kung hindi nyo pa napanood yung video na yon. So, ganito po ang buhay ng mga OFW. Ayan, sobra akong natuwa kasi it means ngayon na yung mga kinakain ko is nag-aabsorb na sa katawan ko. Hindi kagaya nung mga past few months na sobrang bagsak talaga nung katawan ko. Sobrang nagiging payat. As in, from 59 kilos to 44 kilos mga ka-Jupiter. Sa aking raw, magliligpit-ligpit lang ako. Hindi po ito makalat ha. Mga bag namin to, kasi wala akong paglagyan ng bag namin, kaya dito ko na lang nilalagay yan. Bag ko at saka bag ng kapatid ko. Tapos yung kapatid ko is dito natutulog, tapos ako dito sa baba. Papakita ko yung bed ko mamaya. Kasi yung nagtatrabaho ako sa baba, ayun, nagbo-volunteer ako magluto kasi nga Ramadan. And yung mga niluluto ko, yung pagkaing Pinoy, abangan niyo po yung video ko ng manginasal, then I think follow ng Mang Inasal po is magluluto tayo ng chicken hamunado. Ayan, natutuwa naman sila. Tapos kanina, hindi ko napakita at hindi ko nagawa ng video. Instant talaga yung ginawa ko. Nagluto ako ng garlic bread. Sobrang sarap. Nagustuhan nila. And nagluto din ako ng teriyaki chicken. Nagugustuhan din nila. And nakakatuwa din magluto kasi nga nagugustuhan nila. Ayan, tinatapon ko sa baba yung mga yung mga madumi na kailangan labahan. Ayan, kahit ano na dito, kahit tawag nito, kahit summer na, pag summer kasi dito, it means nag-i-aircon na yung bahay nila. Madumi na tong jacket ko. Kailangan na tong labahan. Ayan, yung jacket ko, labahan. Tapon muna natin dyan sa baba. Hindi tayo, hindi ako dapat mahiya sa akin dyan. Dahil po ay, ayan, nag-a-absorb. It means lang po na nag-a-absorb na po yung mga kinakain ko. Sa dyan. So, kwentuhan lang tayo sa Ramadan. Usually, ang Ramadan po ng mga nagtatrabaho sa bahay, mga OFW. Sobrang hirap yung iba, as in. Lalo na pag yung mga amo nila na mga, bungangira. Tapos, ayan, minsan maraming mga OFW, mga ka-Jupiter, nagising sila hanggang, madaling araw. Dito po ako naglalagay ng mga damit ko. Itong brown sa kapatid ko, yung mga pangbahay namin. Ayan. Tapos may pa ako, nakikita niyo yung nakaraang video na yung buhay ng OFW, may tatlong box ako. Buti na lang talaga. Buti na lang yan, inaapura na ako ng kapatid ko na, ate, isend mo na yung isend mo na yung mga box mo sa Pilipinas kasi itong tatlong box, ang laman dito mga damit ko lang, as in damit ko. Tapos sabi niya, ate, isend mo na yung box mo sa Pilipinas kasi nga is wala nang mapaglagya, ay kumaga dito sa Roomba, ang space, gamay na lang. Kaya ang alam mo yung kung nakikita niyo yung room tour ko, na yung itsura ng room namin. Maliit lang siya, pero hindi naman siya ganun kaliit. Maganda yung room namin dahil may sarili na kaming banyo. Tapos yung nag-form yung room namin na parang L na pabaliktad, parang yung L na ganun, tapos pa ganyan. Ayan. So yan yung nagiging form. Alam niyo mga ka-Jupiter, ilang beses na akong nagsabi ng alam niyo mga ka-Jupiter. Tawag nito? Naniniwala ba kayo sa panaginip? I-share ko lang sa inyo ha. Sino po yung nakakilala kay sis, isang vlogger po ng Japan na sis Kittylicious, or yung Facebook niya po is Kai to Siri. Basta, naniniwala ba kayo sa panaginip na hindi mo nakakausap yung tao? Actually kami ni sis Kittylicious, matagal na kaming magkaibigan ha sa
sa Facebook at saka sa ayan, lagay natin baba. Oh my gosh. Matagal na kaming magkaibigan ni Sis Kitilicio sa Facebook. Tapos nung nakaraang gabi, mga ano yata 'yun, mga basta malapit na mag-umaga, nagising ako. Tapos na panaginipan ko siya. Kung sino po yung nakakaalam po sa kalagayan ni Sis Kitilicio, 'di ba? Nagpo-post siya sa Facebook niya na stroke siya. Hindi ko maano yung details kasi baka ano, hindi pwede. Basta nagkasakit po siya ngayon. Then nung panaginip ko, napanaginipan ko siya na nag-uusap kami, as in magkatabi kami nag-uusap, tapos nagtatawanan kami, tapos nagkukwentuhan pa kami about sa boyfriend. Ayun. Pag-ibig. Tapos alam mo yun, sa panaginip ko, sobrang healthy na siya. Alam mo yung sabi ko nga sa kanya, "Sis, sobrang healthy mo na. Thanks God." Dahil bumabalik na yung itsura mo, yung mukha mo sa dati mong mukha, ay ganyan. Kasi nagpo-post din naman siya ng mga ano niya, pang progress, 'di ba? Kasi dati nga yung paa niya hindi niya magalaw, tapos yung kamay niya, kaya ayan, pag nagpo-post si Kitilicio sa Facebook, ayan nakikita natin. And sinasama ko po siya sa prayer ko. Ayun, doon nga sa panaginip ko, nag-uusap kami na sobrang ano niya, healthy, as in healthy. Sabi ko nga, thank you talaga sis, no, kay God, kasi nga healthy mo. Tapos nung nagising ako, nag-message ako sa kanya, kasi naiyak talaga ako, kasi nga, alam mo yun, nung sa message ko, sobrang healthy na niya. Then, ayun, nag-message ako sa kanya, alam mo sis, napanaginipan kita, ganyan, ganyan. Tapos sabi ko, hindi ko alam kung bakit napanaginipan kita na ganyan kaka-healthy. Siguro, I think, purpose ni God, kasi ano sabi ko, purpose ni God yun na ipaalala sa iyo na huwag kang mawala ng pag-asa, di ba? Kasi andyan si God para sa iyo. Kaya po, sa mga nakakilala po kay Sis Kitilicio, ayan po, patuloy niyo pong isama siya sa pagdarasal na sana po ay makarecover na siya, nababalik po sa normal yung buhay niya ulit. So, dahil lockdown sa Kuwait, magtuta lockdown, meron kami panty line. Pa kaming natirang face mask, i-appel daw si Inday. Hi, Day. Hi, Mama. Ayan, tanim ni Inday na ano? Hydro. Hydro boobs. Hydro power plant, 1 million litos nag-brown. Tapos may ano kami ni Inday, lemongrass. Hayaan yun yung nasa likod ha, kasi yun yung mga damit namin na jacket, ganyan, hinahang namin sa portahan ba. Tapos yan, ginabutan nga lang ni Inday yung tubig. Tapos kaning among tanglad, itong tanglad namin is Hydro din. Hydro lemongrass. Parang ano siya, parang 3 weeks na tong tanglad, di ba dahi? 3 weeks, 1 month. Uy, listen, nagtubig. Ang gamutan na mong gawas sa kanan. Ang haba na lang ano, grabe, ang gamut on, abot na sa ubos o. Abot na sa mong gano. Every 3 days, ginawa, ano, pinapalitan ko ng gamot. Ayan, si Inday, pagkain. Ayan, pwede kaming magdala ng pagkain. Tapos kailangan pang linisin ko yung table kasi si Inday dito laging nagkakape. May mga supot kami kasi dito namin nilalagay yung labahan namin. Kasi yung laundry room ng amo ko nandun sa likod. So, wala kaming basket. Iwan ko ba? Lagi ko nakakalimutan magpabili ng basket. Kaya, dito na naman tayo sa munting ano namin, mga kabayan. And ito po yung ginagamit kong gunting pang gupit. Cover sa among cotton buds. Syempre, may ano tayo, lady stick. Ay, nako. Save ko na bag. Ang dami namin plastic. Nagay ko muna. Ito natin lalagay yung extra na mga ano, may shampoo pa, tapos extra na sabon, toothpaste, kasi nga magla-lockdown tayo. Kailan? May pika ko. Ako lang kayo lang sa basura.
nara ko sa akong higdaanan. Kato siguro ni Bangko mas kanang story. Panahon na sa pag to mga tulog na mini inday pero unya pang taod-taod tanaw sa tagsalida. Lami kay ni siya ko anon. Lami kay ni siya. Lami kay ni siya gakson. Oh.